May tao ka na ba kilala kung nakapaglakbay sa ibang panahon? Kung wala pa, pues pakinggan mo itong aking kwento. Noong April 23, 2006, may isang taong nagsabi na siya daw ay nakapaglakbay na sa ibang panahon sa taon 1950s. At ang taong to ay nagngangalang si Sergio Punomarenko. At base sa kwento, siya ay napunan ng mga pulis sa lugar ng Kiev, bansang Ukraine, na nakatayo sa daan na may suot na lumang disenyo ng damit na iyo lamang makikita sa panahon ng USSR or Soviet Social Republic. Siya ay may hawak na lumang modelo ng kamera habang naglalakad-lakad sa daan na para ba nagtataka sa kanyang paligid at mga bagay na kanya nakikita sa daan. At siya ay napunan ng mga nagpapatrolyong pulis. At ang mga nasabing pulis ay nagtataka sa kanyang kasuotan na tila parang luma ang kasuotan. Kaya siya ay pinalapitan at hininga ng ID o anumang dokumento ng pagkakilanlan. At pinakita nga ni Sergio Punomarenko ang kanyang lumang-lumang ID. Ang mga pulis ay nagulat pagkat ang nasabing ID ay mula pa noong taong 1950s na binibigay ng mga USSR at ito ay nakapangalan sa kanya na may lugar na Kiev, kapanganakan na taong 1932. Sinubukan magpaliwanag ni Sergio Punomarenko sa mga pulis, kaya lang ang mga pulis ay ayaw maniwala sa kanya. Bukod doon, siya pa'y pinagdudahan na baliw o may sira sa pag-iisip. Kaya ang mga pulis ay dinala siya sa isang psychiatric hospital sa Kiev at doon nakatagpo niya si Dr. Pablo Kotrikov, isang psychiatrist. At habang nasa loob ng opisina ni Dr. Pablo Kotrikov, si Sergio Punomarenko, siya ay nagmamasid sa kanyang paligid. At doon nga ay napansin ang wall clock na nakatigil, kaya siya ay nagtanong kay Dr. Pablo Kotrikov kung anong oras na. At nang tignan ni Dr. Pablo Kotrikov ang kanyang relo, ito din ay nakahinto sa oras ng 12:32 PM. At doon nagumpisa na magkwento ng kanyang pagkatao si Sergio Punomarenko. Sinabi niya na siya daw ay pinanganak sa taon 1932 at may edad na 25 taong gulang. Kung tutukusin sa 2006 ay batang-batang tignan. Kaya si Dr. Pablo Kotrikov ay nagtanong kung paano siya napunta sa 2006. At ang kanyang sinabi, siya ay naglalakad-lakad lamang sa daan para kumuha ng litrato sa paligid. Habang siya ay naglalakad, ay may napansin siyang kakaiba na lumulutang sa kalangitan na para bang isang malaking kampana. Dahil sa kanyang pamamangha sa nakita, ito ay kanyang kinuhaan ng litrato. At doon, nalaman ni Dr. Pablo Kotrikov, kaya sinabi niya kay Sergio Punomarenko na kung pwede ba masuri ang makita ang kanyang dalang kamera para malaman kung siya ay nagsasabi ng totoo. At ito nga ibinigay ni Sergio Punomarenko kay Dr. Pablo Kotrikov. At ito ay pinasuri sa isang professional photographer na si Bandin Posner. At base sa pagsusuri, lumalabas na ang film na nasa loob ng kamera ay matagal nang wala sa merkado. Hininto ng paggawa nito na nasabing film noong pa-1970s na produkto ng Yamiplex gawa ng isang Japanese company. At nang suruin ni Bandin Posner ang kamera, napinsan niyang ito'y bagong-bago na kung tutuusin, ang nasabing kamera ay antik na at isa na lamang koleksyon sa kasalukuyang taon ng 2006. At doon nga, dinevelop ang sinasabing imahe ni Sergio Punomarenko at lumabas ang katotohanan sa sinasabi ni Sergio Punomarenko sa kanyang kinukuhang litrato na isang malaking kampana. Sinabi ni Sergio Punomarenko na nagulat lang siya sa kanyang nakita, kaya ito ay kanyang kinuhaan ng litrato. At nang pagtapos niya ito makuha ng litrato, siya lang ay nagulat nang bigla na lang nagbago ang kanyang kapaligiran na kung saan hindi niya makilala ang mga nasa paligid niya at ang sasakyan, bahay, pananamit ng tao. Nang bigla na lang nagbago at hindi niya na rin alam kung paano siya makakauwi sa kanila. Si Dr. Pablo Kotrikov at iba pang mga expert ay sinuri iba pang imahe sa kamera ni Sergio Punomarenko. Ang mga kuhang litrato sa lugar ay malayo-malayo sa taong 2006. Na pag iyong sinuri ang imahe, makikita ang taong 1958 sa gawing kanang baba ng imahe. At ang nasabing film ay kaya lamang ma-preserve sa hanggang 2 o 3 taon. Kaya napaka-imposible na matagal ng ganung katagal ang nasabing film na wala man lang sira. At sa itsura ng bagong-bago pa. At sa pagsusuri ng mga doktor at iba pang expert, may napansin silang imahe ng 2 tao, babae at lalaki. At doon, ang lalaki ay kinilalang si Sergio Punomarenko. At ang babae naman ay si Valentina Kulik na kung saan suot niya ang damit sa kasalukuyang taon ng 2006. At sinabi ni Dr. Pablo Kotrikov na ang imahe ay original talaga at hindi gawa-gawa lang. At nasa imahe na parang malaking kampana ay isang UFO. At noong April 25, 2006, matapos ang pagtatanong at pag-iimbisiga kay Sergio Punomarenko ni Dr. Pablo Kotrikov, siya muna ipinapasok nito sa kwarto. Pagkalipas sa ilang minuto, nagulat na lang isang hospital staff na wala na si Sergio Punomarenko sa kanyang kwarto na para ba naglahumbula.
At nung sinuri ng mga pulis ang surveillance camera, makikita doon na pumasok si Sergio Ponomarenco sa kanyang kwarto at hindi man lang kailan lumabas. Na kung tutuusin, ang bintana sa nasabing kwarto ay may grills na bakal. Kaya napaka-imposible na lumabas si Sergio Ponomarenco sa pamamagitan ng bintana. Marami naniniwala na ito'y napaka-imposible at mahirap ay paliwanag. At doon nga, base sa imahe, kinilala ang nasabing babae na si Valentina Kulik ay kasintahan pala ni Sergio Ponomarenco. At dahil sa masusing pag-iimbestiga ng mga pulis, doon ay nakita nila si Valentina Kulik sa edad na 74 years old sa taong 2006. At doon, ibinihagi ni Valentina Kulik ang mga imahe ng kanyang album. At doon ay nakita si Sergio Ponomarenco. At ito ay parehong-parehong imahe sa camera ni Sergio Ponomarenco noong 2006. Nagkwento si Valentina Kulik na kung saan ikwento daw sa kanya ni Sergio Ponomarenco kung ano ang bagay na nakita niya sa kasalukuyang panahon. Tulad ng microwave, kuryente na madaling gamitin sa pagluluto, cellphone, at meron din lumalabas na lumang audio recorder mula sa isang TV program taong 1960s. Ito ay interview kay Sergio Ponomarenco na kung saan kanya sinabi kung ano ang teknolohiya sa kasalukuyang taon na kanyang nakita. Kaya naniniwala ang mga nag-imbestiga kay Sergio Ponomarenco na kanyang ibinahagi ang kanyang mga natuklasan noong 2006 sa USSR taon ng 1960s ang kanyang panahon. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang pag-iimbestiga ng mga pulis sinasabing misteryo kung ito ba ay totoo o gawa-gawa lang. At dito na nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa mga nanood at huwag niyo kalimutan mag-subscribe para sa mga susunod natin mga kwento.